Narito ang mga headline news. Itong linggo ay nagkaroon ng mga pagtitipon ang mga missionary para sa Manila area at Philippine Missionary Meeting. Patuloy nating ipanalangin ang pagpapatuloy na ginagawang ministry sa field ng Maskap at Wawa. Ang mensaheng ipinahayag noong nakaraang linggo ay God's Eternal Answer, Past, Present, and Future. Mula sa scripture ng Romans chapter 16 verse 25 to 27 hanggang chapter 8 verse 28. Magandang araw, narito ang OLMC News. Nitong linggo ay nagkaroon ng mga pagtitipon ang mga Manila missionary. Nitong September 23 hanggang 25, Lunes hanggang Miyerkules ay nagkaroon ng pagtitipon para sa mga Manila missionary sa Hansarang Mission Church sa Taguig. At ang isang kadahilanan sa pagtitipon ay ang pag-usapan ang lahat ng paparating na schedule ngayong taon. Katulad ng Children's Remnant Conference na magaganap sa October 29 hanggang 31, Philippine Remnant Conference sa December 16 hanggang 17 at Southeast Asia Conference sa December 18. At ang pangalawang meeting naman ay ginanap sa Laguna All Nation Church kasama ang pamilya ni Senior Deacon Moses Shim at kasabay nito ay send of worship ng kanyang pamilya papunta sa Dubai bilang lay leader missionary. Dulot naman ng pag-ulan at ng masamang panahon, ay hindi nakapunta ang mga minister at Tyrannus remnants sa field ng Maskap at Wawa noong nakaraang linggo. Patuloy tayong manalangin sa pagpapatuloy ng ministry na ito, nang sa gayon ay patuloy na matamasa ng mga mahalagang miyembro at remnants doon ang tipan at ma-imprint root at nature sa kanila ang mensahe mula sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Narito naman ang mga bagong mananampalataya na dumalo sa pagsamba nitong huling linggo. Sila ay pamilya ni Senior Deaconess Clara at Deacon Reynaldo at kanilang mga anak. At sina Joanna May de la Cruz at Tricia Dulan na inimbita ni Remnant Angel Joy. At si Cassandra Castro na inimbita naman ni Assistant Pastor Mimi. Ang mensaheng ipinahayag noong nakaraang linggo ay God's Eternal Answer, Past, Present, and Future. Mula sa scripture ng Romans chapter 16 verse 25 to 27 at chapter 8 verse 28. Mula sa mensahe unang ipinahayag, huwag natin tignan o husgahan ng mga tao ayon sa nakikita ng ating mga mata, bagkus tulungan at iligtas natin sila ayon sa God's prejudice. Ang pangalawa, lahat ng past at scars mo ay gawin mong platform at baguhin ang iyong master na walang iba kundi si Kristo. Pangatlo, ang sitwasyon o problema na meron ka ngayon ay gawin mong kasagutan. Dahil sa loob ng bawat problema at sitwasyon, mayroong plano at kasagutan na inihanda at itinago ang Panginoon. Sumunod, hindi mo na kailangan mag-alala sa hinaharap dahil ang background mo na trono ng Diyos ay nasa iyo na. Kinakailangan mo lang ito ang kinin at i-enjoy. At ang huling ipinahayag sa mensahe, ang panghabang buhay na sagot na walang iba kundi si Kristo. Announcement. Mamayang alas 2 ng hapon ay Sunday High School, Senior High School Devotion Worship Offering. Mamayang alas 6 ng gabi ay PRC at C-Conference Top Meeting. Ang simula ay alas 4 ng hapon sa Hansarang Mission Church. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ay simula ng PRTS Class 2023 to 2024. Sa October 8 hanggang October 11 ay ang paggawa ng South UP OLMC First Sister Church. Sa October 14, Lunes hanggang October 18, Bernes ay church visit ng Nadyo Hanbit at Emmanuel Mokpo Church. Sa October 15 hanggang October 18, Bernes ay regional church ministry sa Lanyera at Bulinaw. Sa October 25, Bernes ay church anniversary at sa October 27 naman, Linggo ay 14 church anniversary worship. Sa October 27,
linggo ay Southeast Asia Mission Center Sending Worship. Sa October 28, Lunes ay GARPC Missionary Meeting, Tarakbang Assembly, Manila Branch. Sa October 29 hanggang October 30 ay Children Remnants Conference, Teachers at Elementary Leaders. Sa December 16, Lunes at sa December 18, Miyerkules ay PRC at Southeast Asia Evangelism Conference. Nawa, sa linggong ito ay natamasa mo ang pagpapala ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap bilang God's Eternal Answer. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat!